TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Alam mo, Steve, masama ang loob ko sa'yo. Maniwala ka sa akin, Randy. Wala akong intensyon saktan si Abigail. Pero yun mismo ang ginawa mo. Hindi ko yung sinasadya. Alam mo naman yung buong pangyayari, di ba? Sinadya mo man yun o hindi, niloko mo pa rin siya. At nasaktan din ako sa ginawa mo dahil mahal ko si Abigail. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, ugali ng mga lalaki mang iwan. Yung mga tipong malapit ka na makamove on, tapos biglang magpaparamdam at mang iiwan ulit. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling nyo na nga po, maariba mula po sa Love Radio Manila, uh-huh, ang DJ na may K, Christine Dera po. At syempre po mula sa Yes FM! Ano po? Yes FM Manila, ang DJ na may tita niya, Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang po ang drama ko pong yamutan. Kapag-alaw na na. Hoy, hoy, hoy! Drama na. At syempre, sa mga oras na ito, mamataan niya, marami na ang nagre-react. Diyos ko po, bumabaha na po ang voice message, Mama Merong Christine. Marami ang nag-voice message na kababaihan. At lalaki galit sa akin. Correct. Sa akin galit eh. Bakit sa'yo? Eh ako daw, yung tungkol daw sa mga lalaki, eh, sabi ba naman ang quote natin, ugali na ng mga lalaki ang mang-iwan. Yung mga tipong malapit ka na makamove on, tapos biglang magpaparamdam at mang-iwan ulit. Kala nila ako nagsabi eh. Hindi naman. Alam nyo, magalit kayo kapag kami ni Mama Tanya ang nagsabi. Eh si Papa Jack ang nagsabi, lalaki yan. Yun. Whatever, lalaki na ang nagsalita. So, tingnan natin. Kung ano nga ba yung mga reaksyon natin, mga kabisyo na nagpapa-apekto sa ating kwento ngayon. Talaga naman, siya nga naman. O, diba, wala pang kwento, ang dami na naapektuhan. What more kapag ka narinig nila yung kwento? Kwento, o. Ito na nga, umpisahan na nga po natin ang usap-usapan. Again, pwede po kayo mag-send ng voice message. Yan. Maximum of 30 seconds, bawal bumate. Dapat malinaw ang iyong boses, hindi ang background. Yan. Diba, alam po namin nakikinig po kayo sa amin pero hinaan niyo yung radyo po. Oo, wag niyo na po, wag kayo magre-record na nasa likod niyo yung radyo, yeah, o nasa harapan niyo o nasa tagiliran niyo. Thank you kasi nakikinig kayo pero alam namin yun eh. Kailangan po bang i-memorize yan? Alam na alam. Ah. O kaya naman po, pwede kayo mag-comment sa pinost po namin na sinabi nga po ni Papa Jack. Yes. Again, ni Papa Jack. Oo, sa Yes FM Manila, nag-post po kami doon. Doon ka mag-comment. At bumabaha na nga rin, Mama Christine. Alam na nila yung gagawin. Fast learner yung mga kapwa natin. Corrected eh. By Friday na, hindi mo pa rin alam. God. Ewan ko na lang sa'yo, Day. Voice message na si ate. Teka lang daw si ate, wait lang daw. Sino? Si ate, wait lang daw, di pa siya. Ayan o, tumataas kamay. Hindi mo nakita. Hindi. Wait lang daw. Nakita mo talaga. Voice yan, pero nakikita mo. Ha? Nakakatakot. Pero ito, basahin ko yung comment ni Wendy Batilla Bantilan Barbarona. Sabi niya dito sa Facebook fanpage ng Love Radio Manila, kapag sa akin nangyari yan, iiwanan ako ng taong mahal ko, tapos malapit na ako makamove on, tapos bigla siya magpaparamdam sa akin, sampal lang aabuti niya sa akin. Ang kapal naman ng face niya, matapos niya akong saktan, balikan niya ako para bulahin ulit. Char! Sabi ni... Sampal talaga eh. Ha? Sasampalin daw talaga niya eh. Grabe naman kasi. Ay, naku. Punta iwan. Ay, naku. Ano to? Mall? Ha? Entrance, exit? Ay, naku. Sabi ni Emil Pot Garcia sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Sabi niya, hindi naman po lahat, Ati Tanya. Yung mga mukhang tanga lang po yun. Ay? Huwag niyo pong lahatin. At boys, kung talagang gusto niyong makipagbalikan, gawin niyo na ng maaga. Hindi yung kung kailan nakamove on na yung tao, eh, tsaka niyo babalikan. Nadadamay kaming matitino eh. Sabi ni Emil Pot Garcia na, taga
San Juan La Union. Ayun talaga yun, o. Oh. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Anna0413 or at Akilea2804. Sa Twitter yan, no? Kasi ang dami-dami niya pinupunto. Sabi niya dito, nasa na babae na po yan kung bibigay uli sila sa matamis na dila ng lalaki. Minsan, babae din ang gumagawa ng ikabibigo nila. Dagdag pa, yung pagpaparamdam uli ng ganyang lalaki, parang challenge din yan sa babae, sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Oh, si Ate Anna, meron siyang 26 followers. Aba, marami na yung followers. Correct. Siya. Lalo pa ngayon, nabanggit natin pangalan, ipapalo na yan ni Kuya. Ipapalo. Ipapalo na ipapalo talaga. Mama Christine, pwede rin sila pong mag-text sa TLC Space ang iyong komento, pangalan, lokasyon, sensa. 2600. Ito, may nag-text na nga eh. Parang hindi naman ho, nasa girl na lang yan kung magpapa-apektos siya sa pagpaparamdam ng lalaki. Soon to move on ka na nga, lilungunin mo pa yung nakaraan. Move on na nga eh. Parang hindi ka na magmukhang tanga at para hayahay daw ang buhay. Sabi ni Lindsay Daulong, Batasan Hills, Quezon City. Oh, hello sa mga taga-Batasan. Aba. Unsa ba nang imo Batasan diha, day? Maayo-ayo ba? Batasan mamata niya, ugali. Ugali yon. Oh, sa Bisaya. Sa Bisaya. Okay, sinusulat. Wow, sinusulat. Oh, tutor. Ang isa. May pagsulat. Pwede namang i-type on the verb. Sabi naman dito sa text line, Christine Dera, yan yung mga lalaki na nagsasabing, mas mahal pala kita kesa sa kanya. Ang kapal ng atog. Saya ilublob sa kumukulong mantika, sabi ni April ng Tabon-Tabon, Leyte. Alam na alam na yung mga linyahin, eh, no? Mm-mm. Mas mahal pala kita kesa sa kanya. Kapag ako sinabi ng ganun, ungungungod talaga kita. Huwag ganun. Iwan, pabalik-balik ka dito. Huwag kayong ganun. Tapos may pag-compare ka pa sa kanya. Oo. Mama Christine, aba, nag-voice message si ano? Si RG Kahandab. Oh. Oh, eto, pakinggan natin si RG, ha? RG, pasok? Oops, dahan-dahan naman sa paghusga. Huwag naman natin lahatin ng mga lalaki. Siguro nga, may mga lalaking ganun, ang ugali. Pero may mga lalaking namang matino. Alam niyo girls, advice ko lang sa inyo. Kung alam niyo nang may ibang bala ang lalaki, o di kaya iba yung nararamdaman niyo, iwasan niyo na lang para maiwasan ang gatong mga bagay. At para maging masaya at hayahay ang buhay. Ah, taga ano to eh. Siya ay isang mall cop sa Duty Free Philippines. Ano yun? Mall cop. Ano yun? Pulis pang kalawakan. Ayun, o diba? May tip pa nga si Kuya. Pulis o, diba? Pang kalawakan. Oo, ang tagapagligtas. Shider! Ano to? Ang mga naabutan natin eh. Shider! Bayuman! Bayuman! Go, go, Power Rangers! O, ito naman, pakinggan natin yung voice message ni Ate Angelica Ganado. Ah, sige, si Angelica. Baka ganado to, no? Ganado. Hello, Mama Christine. Sabi ko sa'yo, Wee. Tama, naranasan ko na yan. Nanginiwan ako ng boyfriend ko. Pero nang naka-move on na ako, at syaka sa babalik-balik at hihingi-hingi ng tawad sa akin, matapos niyang nalaman ang pinagpalit niya sa akin na babae ay panglima siya. Na lalaki nang nakatikim sa kanya. Sabi ko sa boyfriend ko, sorry ha, hindi ako tumatanggap na basura na kagaya mo. Oh ha, kailangan ka bang i-memorize yan? Pahalok ako, babe. Idol na idol ka niyan. Sabi ko sa iyo si Ate Angelica Ganado. Hour na i-imagine ko yung paano siya mag-record eh. O corrected by, may pag-hello-y, may pag-pahalok ako, babe. Sa Ate ka Angelica Ganado, kinaririn niya talaga yung apelyido niya eh. Ganado. Oo nga. Teka, ano itsura niya ni Ate? Si Ate Angelica ay, teka lang, titignan ko yung kanyang profile picture. Aba, teka. Oh, in fairness naman si Ate, maganda. Oh. Ay! Meron siyang ano, parang pumunta ata ito ng concert ng Love Radio Manila. Ah, meron siya. Oo, nung sa Pasay namin. Kasi yung background niya, naalala ko sa may Cuneta Astrodome. Oh, sabi ko na idol ka niya. Alam eh. Na this! Oh, alam na. Pero ang ganda na sinabi ni Angelica Ganado, at least naka-move on na siya. Oh, anong sinabi niya? Sorry ka na lang. Hindi ako tumatanggap ng basura. Ah, mga linyahan nyo, tigilan nyo ako, chinilasin ko. Ah, ito, sabi ni Geraldine Fulgencio David. Oh, ito siya. Oh.
dalawang posibleng dahilan kung bakit kanya babalikan ay yung na-realize niya na-realize niya yung halaga mo or palpak yung ipinalit niya sa'yo. Kung mahal mo pa talaga siya at kung ramdam mong sincere at nagsisisi siya, why don't give him another chance? Pero kung alam mo namang lulukuhin ka niya ulit, para ano pa't magkakabalikan kayo kung mauulit at mauulit rin naman pala yung ginawa niya sa'yo? Kung ako sa'yo, ipagpatuloy mo na lang yung pag-move on mo. Dahil may tamang taong nag-aantay sa'yo. Kaya, ipagpatuloy mo na lang yung pag-move on mo para hayahay ang buhay. Taga-aklan si ate, taga-aklan, balete aklan. Grabe naman yung mamata niya, dalawa lang yung option. It's either mahal ka pa niya or palpak lang yung pinalit niya. Grabe, parang diba? Dahil palpak itong nabili ko. Balik ako sa'yo. Tao po yan, hindi po yan bagay na, na kapag ka hindi mo nagustuhan, ibabalikan sa una mong nagustuhan. Kaya pag may resibo ka, ipapalit mo, change item po. Ano, pwede ipalit 7 days after mo bilhin. Pero pag underwear, hindi pwede. Ay, naku. Ito na lang mula naman kay Liza Apoy. Sige. Kung gawain yan ng mga lalaki, dapat gawain din nating mga babae. What I mean, sa una pa lang na iniwang kanya, huwag na huwag at huwag mo talagang hahayaan mangyari yun sa pangalawa. Dahil masasana yung mga lalaki at kapag nangyari yun, walang ibang sisihin kundi ang iyong sarili. O, gusto mo ba yung mangyari? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi, gusto mo ba yung nangyari? Gusto mo ba yung mangyari? Ayoko mangyari yon. Correct. Kaya naman kung ayaw nyo yung mangyari, ha, ay makinig na po kayo ng drama namin kasi MBBida si Abigail po, bisihista ng Yes FM Manila. Bibida naman po bilang Steve, ang gwapo ng pangalan. Oo nga. Diego Bandido ng Love Radio Manila. Bilang Lala Mitch po, ay bilang Mitch, Lala Bandera si Yes FM Manila. Bilang Nancy, eto po si Rica Hera ba ito? Uh-huh. Ng Yes FM Manila. At bilang Randy Rico Panyero po ng Yes FM Manila. O tara na, magdramahan na tayo para yes, malaman na natin kung habang magiging takbo ng kwento ngayong araw ng Friday dito po sa TLC The Drama. I'm a special interactive in TLC, the drama special. Interactive. Involve ka dito. Ano? Makikipagkita ka ba sa kanya? Bakit Abigail? May problema ba? Oo. Malaking problema ang magiging resulta ng gagawin mo. So, nagsiselos ka? Steve naman. Kahit sinong nasa kalagayan ko, yun ang mararamdaman. Girlfriend mo ko, tapos gusto mo makipagkita sa ex mo? Hindi ko ex-girlfriend si Mitch. Wala kaming formal breakup. At anong gusto mong palabasin? Kayo pa rin hanggang ngayon? At ano ko? Second option? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Yun mismo ang tinutumbok ng pananalita mo. Kaya tapatin mo ko, Steve. Mahal mo pa ba si Mitch hanggang ngayon? Hindi ko alam. Ano ba namang klaseng sagot yan? Ang labo! Eh, ano magagawa ko? Hindi ko talaga alam eh. Kaya gusto ko makipagkita sa kanya. Dahil doon ko malalaman kung mahal ko pa ba siya. Ah, ganon. Paano kung mahal mo pa nga siya hanggang ngayon? Paano na ako? Eh, pwede ba? Huwag ka munang mag-react ng ganyan ng OA mo. Relax ka lang, don't panic. Binibigyan mo ko ng dahilan para mag-alala. Pagkatapos sasabihin mong huwag ako mag-panic? Sira ulo ka ba? Magulo lang ang takbo ng isip ko. Kaya pwede ba? Huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Ako ang binibigyan mo ng sakit ng ulo. At hindi ako matatahimik dahil sa sobrang pag-aalala. Kaya nakikiusap ako, Steve. Huwag ka na makipagkita sa kanya. I'm sorry, Abigail. Kailangan ko talagang makipagkita kay Mitch. I had to settle this matter once and for all. Ano ba talagang nangyari? Bakit hindi kita ma-access sa Facebook at Skype? Nagpalit na kasi ako ng email at FB account. Pero ibang pangalan ang ginamit ko. Kaya pala, hindi kita makita. Bakit mo naman ginawa yun? Sinadya ko talaga yun, para makaiwas sa'yo. Eh bakit nga? Nagkaroon kasi ako ng ibang boyfriend doon sa Hong Kong. At hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa'yo. Ayokong saktan ka, kaya mas minabuti ko ng putulin na lang yung communication nating dalawa. Bakit, Mitch? Sa palagay mo ba hindi mo ako nasaktan?
Sana sinabi mo na lang yung totoo. Hindi yung gagawin mo akong tangang nag-iisip ng kung ano-ano. Alam mo bang, halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo. I'm sorry, Steve. I'm very sorry. Forget about it. Ang importante, narito ka na ngayon sa harapan ko. Kumusta ka na? Ayun, narig na kami ng boyfriend ko, kaya single na uli ako. How about you? Are you still single? Oo, single pa rin ako. Dahil wala pa akong asawa. Pero, ay girlfriend na ako. Ah, ganun ba? Good for you. Mahal mo ba siya? Kahapon, oo. Pero ngayong nagkita na ulit tayo, bigla nagbagong lahat. Anong ibig mo sabihin? Mitch, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ikaw, do you still love me? Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi na. Kung ganun, edi tayo na uli. After all, tayo pa rin, di ba? Wala naman tayong formal breakup. Paano na yung girlfriend mo? Makikipag-break ako sa kanya. Ayoko na ganito, Steve. Nakukonsensya ako. Mas nakakakonsensya kung hindi tayo magpapakatotoo. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Dahil ikaw ang mahal ko. Pwede ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Malinaw na sa akin ang lahat. Mahal ko pa rin si Mitch. At siya ang mas matimbang sa puso ko. Kung ganon, ginawa mo lang pala akong panakitbutas. Hindi, Abigail. Wala akong intensyon lokohin ka at saktan. Pero yun mismo ang ginawa mo. Pagkatapos mo akong paibigin at paasahin, bigla mo na lang akong iiwan. Alam mo ba kung gano'ng kasakit to? Napakasakit, Steve. Walang kasing sakit. I'm sorry, Abigail. Eh, hindi ko rin naman gusto to eh. Hindi ko inaasahang magkikita pa kami uli ni Mitch. At mahal ko pa rin siya. Nagpapakatotoo lang ako. Tama ka. Dahil ipinakita mo sa akin ang totoong kulay mo. Isa kang sinungaling at manloloko! Totoong pagmamahal ay pinakita ko sa'yo. Yun lang, mas mahal ko lang talaga si Mitch. Kaya sana naman, maunawaan mo ako. Tama na! Ayoko nang manig pa kasinungalingan mo, kaya umalis ka na lang sa harapan ko! Hindi kita kailangan! I'm sorry, Abigail. Patawarin mo ako. Sabi ko na sa'yo, umalis ka na! Ayoko nang makita pang pagmumukha mo! I hate you, Steve! I hate you! Tama ka, Abigail. Ginawa ka lang niyang panakipbutas. Pero mabuti na rin yung nangyari. At least habang maaga pa, nalaman mo agad yung tunay niyang saloobin. Kalahating taon lang naman ang naging relasyon niyo, kaya madali mo lang siyang makalimutan. Hindi ganun kadali yun, Nancy. Dahil sa loob ng 6 na buwan naming relasyon, minahal ko siya ng todo-todo. Halos nabigay ko na sa kanya ang lahat-lahat. Pero iniwan ka na nga niya, di ba? So forget about him. Gaya ng sabi ko, hindi ganun kadali yun. Sobrang sakit ng ginawa niya. At ngayon lang ako nasaktan ng ganito. Dahil siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. At hindi ko alam kung kakayanin ko to. Sige lang, Abigail. Umiyak ka. Magluksa ka. Makakatulong sa'yo yan dahil malalabas mo yung sama ng loob mo. May katapusan din ang pagluluksa mong yan. At kailangan mong bumangon at mag-move on. Kaya mo yan, friend. Hindi po ito yung katapusan ng mundo dahil marami pang pagkakataon ang darating sa buhay mo.
Alam mo, Steve, masama ang loob ko sa'yo. Maniwala ka sa akin, Randy. Wala akong intensyon saktan si Abigail. Pero yun mismo ang ginawa mo. Hindi ko yung sinasadya. Alam mo naman yung buong pangyayari, di ba? Sinadya mo man yun o hindi, niloko mo pa rin siya. At nasaktan din ako sa ginawa mo dahil mahal ko si Abigail. I'm sorry, pare. Hindi ko rin yung ginusto. Sa maniwala ka at sa hindi, nasaktan din ako sa pangyayari. Huwag mong sabihin yan. Dahil ang totoo ay masaya ka. Tuwang-tuwa ka dahil nagkabalikan kayo ni Mitch, samantala nagluluksa naman si Abigail. Hindi kita masisisi kung sumama yung loob mo sa akin. Pero sana naman ay maunawaan mo ako. I'm sorry, pare. At ikaw na lang ang bahala mag-comfort kay Abigail. Hindi ko talaga siya maaaring pabayaan dahil mahal na mahal ko siya. Huwag kang mag-alala, Abigail. Pupunan ko ang espasyong iniwan ni Steve. Sa akin mo nalang ibaring ang pagmamahal mo at pinapangako ko, hinding-hindi kita sasaktan. Kung pwede nga lang sanang diktahan ng puso, Randy, ikaw na lang ang mamahalin ko. Pupwede, Abigail. Bakit hindi mo subukan ako ang iyong mahalin? Paano ko naman gagawin yun? Hawak ni Steve ang puso ko. Kaya sabihin mo sa kaibigan mong pakawalan na niya ang puso ko. Nagawa na niya yun. Pinalaya ka na niya. Ang puso mo lang naman ang ayaw ko mawala sa kanya. Ikaw mismo ang nagbilanggo sa puso mo. Siguro nga, Randy. Bilanggo ni Steve ang puso ko. At hindi ko alam kung kailan ako makakalaya sa kabaliwang ito. Tutulungan kita, Abigail. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, bakit hindi mo tanggapin ang pagmamahal na gusto kong ipadama sa'yo? I'm sorry, Randy. Hindi ko magagawa sa'yo ang ginawa sa akin ni Steve. Ayaw kitang gawing panakipbutas. Okay lang sa akin. Kahit gawin mo akong panakipbutas, matututunan mo rin akong mahalin balang araw. Wala tayong katiyakang ganun nga ang mangyayari. At isa pa, hindi pa ako nakahandang muling magmahal. Huwag kang mag-alala. Nakalaan akong maghintay. At kung sakaling nakahanda ka ng muling magmahal, sana'y ako na yun, Abigail. Sana'y ako na lang ang iyong mahalin. Magka-abroad ka na naman? Babalik ka ng Hong Kong? Hindi na sa Hong Kong, kundi sa Australia. Mas maganda ang offer at hindi ko nagawang tanggihan. Kung ganun, iiwan mo na naman ako. Pagkatapos, bigla ka nalang maglalaho na parang bula. Don't worry, Steve. Hindi na yun mauulit, promise. Talagang hindi na mauulit dahil hindi kita papayagan. Uy, may kontrata na akong pinirmahan, kaya hindi na ako pwedeng umatras. So nagpasya ka na, hindi man lang nagpapaalam sa akin? Kaya nga, ipinapaalam ko na sa'yo ngayon. Ano pagsilbi ng pagpapaalam mo kung wala naman pala akong karapatang tumutol? At sino ka ba kasi para pigilan ako sa gusto kong gawin? Ha, ganun. O sige, tutal, nag-desisyon ka na. E di magkanya-kanya na lang tayo. At umpisa ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. At wala ka na rin pakialam sa akin. Corny, pero wagas ka naman kung makatawag. Ganyan nga, Abigail. Ano ka ba? Life is too short para gugulin mo sa pagbumukmuk, no? Oo naman. Happiness is a choice at gusto kong piliin ang maging masaya. Tama. Ibig bang sabihin yan, friend, nakamove on ka na? Nakalimutan mo na ba si Steve? Kung sa bagay, 5 months na ang nakalipas. Kaya sapat na siguro yung panahon na yun? Magiging hipokrito ko kung sasabihin ko nakalimutan ko na nga siya ng lubusan. Naiisip ko pa rin naman siya paminsan-minsan, pero pasasaan ba tuluyan na rin siyang mabubura sa isip ko? It's only a matter of time. As of now, masasabi kong 90% na akong nakamove on. Ganon? May natitira pang 10%? E paano kung bigla siyang magparamdam? Sige nga, anong gagawin mo? Bakit naman siya magpaparamdam? Ano siya, multo? Kung sa bagay, itinuring ko na siyang patay. Oh, may tumatawag sa'yo. Number lang ang nag-register dito sa cellphone ko. Sino kaya ito? Hello? Hello?
Abigail? Steve? Ikaw ba yan? Ako nga ito. Mabuti naman at na-recognize mo yung boses ko. Bakit ka tumawag? Anong kailangan mo? Wala. Gusto lang kitang kamustahin. Kamusta ka na? Si Steve ba yung tumawag? Oo. Pero tinapos ko na agad ang pag-uusap namin. Anong eksena niya? Bakit daw siya tumawag? Ewan ko. Hindi ko alam. At ayoko nang alamin pa. Paano yan, Abigail? Bigla na lang nagparamdam ang multong kinakatakutan mo. Anong gagawin mo? Narinig ko na naman ang boses niya. Bakit isang tawag lang niya? Bigla na namang siya ang naging laman ng isip ko. Namiss ko tuloy siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ibig bang sabihin, hindi pa talaga ako nakaka-move on? Oh my God! Tumatawag na naman siya. Hindi ko na nga siya pinapansin pero ayaw talaga niya akong tantanan. Masagot na nga. Ano bang problema mo at ayaw mo akong tantanan? Abigail, kausapin mo naman ako. Kinakausap na nga kita. Ano ba talagang kailangan mo? Pwede ba tayo magkita? Bakit naman ako makikipagkita sa'yo? Please, Abigail, pagbigyan mo na ako. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Nag-uusap na tayo, kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Mas maganda kung mag-uusap tayo ng personal. Kung ayaw mong sabihin, edi wag, nananahimik na ako. Kaya pwede ba? Wag mo na ulit guluhin ang buhay ko. Wag mo na ulit akong tatawagan. Bakit ba ako nagkaganito? Tumututo lang isip ko pero deep inside, nasasabik ako sa kanya. Gustong gusto ko siyang makita. Hindi. Hindi dapat ganito ang nararamdaman ko. Dahil ayoko na. Ayoko nang umasa at muling masaktan. How can you hurt me this way? Was love in you? How could you try pretending your love was never ending? Now you can't even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. Totoo ba ang sinabi mo? Oo. Binubulabog na naman ang kaibigan mo, ang friendship ko na si Abigail, kaya pagsabihan mo yan si Steve, ha? Matagal na kaming hindi nakikita ni Steve. Nadistino na siya sa Cavite. Ikaw naman kasi, ang hina mo. Hindi mo pa rin mapasagot si Abigail. Ano bang magagawa ko kung hanggang ngayon, baliw na baliw pa rin kay Steve ang kaibigan mo? Tapos, hindi mo pa ako nilalakad sa kanya. Hay nako, Randy, kung alam mo lang, todo backup ako sa'yo, ha? Hindi pa lang talaga lubosang nakaka-move on si Abigail. Pagkatapos, nagpaparamdam na naman to si Steve. Kaya ayun, nawiwindang na naman ang friend ko. Salamat naman na pinagbigyan mo ako. Ang kulit mo kasi. Naiirita na ako sa'yo. Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Ikaw, Abigail. Ikaw ang kailangan ko. I miss you so much. Ano bang kalokohan ang mga pinagsasabi mo? Wala na kami ni Mitch. Pag-iisang buwan na. Iwalay na kami. Ah, ganon. Break na kayo. Kaya bigla mo akong naalala. To be honest with you, hindi ka naman talaga nawala sa puso at isipan ko. Sinungaling. Minsan mo na akong nauto. Kaya hinding-hindi na uli ako magpapadala sa mga boladas mo. Mahal pa rin kita, Abigail. Maniwala ka. Wala akong pakialam, kaya bitawan mo ko. Yan ang sinasabi mo, pero iba ang nakikita ko sa mga mata. Alam ko, at nararamdaman kong mahal mo ako. Hindi.
hindi na kita mahal. At kahit kailan, hinding-hindi na... Okay. Oh, I miss you, Steve. Ano? Nabibingi ako. Pakiulit mo kayo sinabi mo. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, nagkabalikan na kami ni Steve. Grabe ka, Abigail! Wala kang kadala-dala! Ano bang pinakain niya sa'yo at nagpautu ka na naman sa kanya? Na-corner niya ako at wala akong ibang nagawa kundi ang magpakatotoo. Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga at isang malaking katangahan ang pinairal mo! Tanga na kong tanga! At kahit paano sabihin mo, wala na akong pakialam. Ay, naku. Dito ako masaya, Nancy, kaya pwede ba? Huwag ka na kumontra. Sige, bahala ka. Magpakabaliw ka hanggang gusto mo. Pero wag na wag kang lalapit sa akin kapag nagpaloko ka uli sa kanya. Dahil iuumpog ko na yung ulo mo sa pader! Sana naman, hindi ko pagsisihan ang ginawa kong pakikipagbalikan sa'yo. Umasa ka, Abigail. Hinding-hindi na kita muling lulukohin. Ayoko munang umasa, Steve. Baka masaktan na naman ako. Paano kung makipagbalikan uli sa'yo si Mitch? Iiwan mo na naman ba ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi na muli pang mangyayari ang kinatatakutan mo. Magtiwala ka sa'kin. Ewan ko. Basta, hindi na ako aasa. Ihahanda ko na lang ang sarili ko sa mga posibleng mangyari. May tumatawag sa'yo. Hello? Bakit? Anong kadramahan mo? Naloko ako, Steve. Illegal recruiter pala ang kausap ko. Wala akong pakialam. Kasalanan mo yan. Kaya magdusa ka. Sinong tumawag? Wala yun. Huwag mong intindihin. Bakit parang biglang nagbago ang aura mo? Sino ba talaga yun at mukhang affected ka? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang intindihin yun. Bakit ang kulit mo? Nag-worry lang ako sa'yo. Masama ba yun? Oo! Nakakabwisit ka kasi! Ano ba talagang problema mo? Biglang umiinit ang ulo mo! Ewan ko sa'yo! Diyan ka na nga! Maghanap ka na lang ng kausap mo! Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ganun na lang ba yung naging reaction ko sa harap ni Abigail? At bakit ako nag-aalala kay Mitch at hindi ko siya magawang tikisin? Salamat naman at pinuntahan mo ko. Akala ko talaga hindi ka na magpapakita. Yun nga din ang akala ko, Mitch. Pero di pala kita kayang tikisin. So ano nga yung balak mo? Maghahabol ka pa ba sa illegal recruiter na nanloko sa'yo? Hindi na. Sapat na yung natutunan ko. Binaliwala kita kaya itong napala ko. Sorry ah. Walang anuman yun. Sorry rin ha. O ano? Bati na ba tayo? Tayo na ba uli? Paano pala si Abigail? Ibalita ko, binalikan mo siya eh. Yun ang problema ko. Bahala na. Basta, hindi na lang ako magpapakita sa kanya. Yan! Yan na nga ba sinasabi ko eh. May lahing magician ng mga lalaki. Bigla na lang susulpot, pero bigla rin maglalaho. Ikaw naman kasi, hindi ka nakinig sa akin. Okay lang. Hindi naman ako umasa. Kaya hindi na ganong masaktang nangyari. Mas madali nang tanggapin. At isa pa, pinagdaanan ko na to. Kaya hindi na ako maninibago. Friend, bakit naman kasi ayaw pang sagutin si Randy? Dahil siya naman talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo. Sa tamang panahon siguro, Nancy, basta isa lang ang masasabi ko. Hindi ko na uulitin ang nagawa kong katangahan. Hindi mo ba alam ang kasabihang once is enough, twice is too much? Dalawang beses na, Abigail. Kaya sana, wala nang third time.
talaga, Abigail? Sinasagot mo na ako? Oo naman. Napatunayan kong tapat ang iyong pagmamahal, kaya natutuhan na rin kitang mahalin. Salamat, Abigail. Pangako, hinding-hindi kita lolokohin. Huwag kang mangako, Randy. Ayoko kasing umasa. Kaya huwag mo nang sabihin. Gawin mo na lang. Yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Nakikita mo naman, di ba? Oo. Nakikita at nararamdaman ko. At sana nga, hindi ka magbago. Kailangan mo. Manggugulo ka na naman ba? Abigail, gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. After 1 year, bigla kang susulpot para sabihin sa akin yan. Nagpapatawa ka ba? Kaya nga, Abigail. I'm sorry. Patawarin mo na ako. Huwag kang mag-alala. Ayokong magkimkim ng galit dito sa puso ko. Noon pa kita pinatawad. At gusto kong malaman mo, burado ka na sa puso't isipan ko. Nakamove on na ako. Kaya sana naman, ito na ang huli nating pagkikita. Huwag mo nang guluhin ang tahimik kong buhay. Salamat naman kung ganun. Pero sana naman, maging magkaibigan pa rin tayo. Tama na, Steve. Okay na sa akin hindi tayo magkaaway. Pero ayoko nang maging magkaibigan tayo. Ganyan naman kayong mga lalaki. Ugali na ninyo ang mang-iwan at pag malapit na kaming makamove on, bigla kayong magpaparamdam at mang-iwan ulit. Dalawang beses na akong naging tanga, Steve. Tama na yun. At hindi naman ako nagkamali sa aking naging desisyon dahil masaya na ako sa piling ni Randy. Ganun ba? Sige. Paalam na. Pangako, hinding-hindi na kita muling gagambalain. Hangad ko ang kaligayahan niyo ni Randy. Pasensya ka na, Steve. May buwang ka pa rin sa puso ko. Pero hindi ko na kayang masaktan muli. Kaya mas pipiliin ko ang manatili sa piling ni Randy. Aamihin ko sa sarili ko. Mahal ko pa rin si Steve. Pero natatakot ako na buksan ang puso kong muli para sa kanya. Kaya ayoko nang masaktan muli. Kaya magiging tapat na lang ako at mamahalin ko ng lubos si Randy. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe ang sabi ni Papa Jack. Ugali ng mga lalaki mang-iwan. Yung mga tipong malapit ka na makamove on, tapos biglang magpaparamdam at mang-iiwan ulit. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because I'm loving you. I'm loving you. TLC, the drama special, interactive. Ang sabi ni Papa Jack. Ugali ng mga lalaki ang mang-iwan. Yung mga tipong malapit ka na makamove on, tapos biglang magpaparamdam, tapos mang-iiwan ulit. Eh bakit ka galit?
Bakit ka gigil na gigil? Mamatahan niya paka-explain with dance steps. Ikaw na na eh! Hindi, na-carried away lang ako kay Papa Ay, Jack. Sige na, kalmado na, kalmado. Easy, chill, relax. Eh, gusto ko lang kumontra ng slide test sinabi ni Papa Jack. Oo, kasi in fairness... Cambio. Kalma ulit. Oo, kasi in fairness naman sa mga kalalakihan, abay, may mga kababaihan din naman na ganito ang eksena tulad ni Steve. At eto nga, si... Sino yung babae? Si Lola Banderas? Si Mitch. O, diba? Si Steve na ang sarap tampal-tampalin na mas magulo po ang utak kesa sa mga babae. Abay, bumalik lang ang original na minamahal. Nagpa-panic mode activated agad si Koya. Natataranta at mas minipiling iwanan ang babaeng nagmahal naman talaga sa kanya ng tunay. Eksena ni Kuya, mahal ko o mahal ako? Well, totoo naman na mas masaya yung dun ka sa feeling ng taong mahal mo. Pero hindi ba mas masaya kung doon ka rin sa taong mahal ka? Sa taong mas pinapahalagahan at nais ingatan ang puso mo? Kesa sa taong ikaw lang naman ang handang magmahal sa kanya ng wagas? Binigyan ka na ni Abigail ng pangalawang pagkakataon, Steve, eh. Pero sa pangalawang pagkakataon din, pinili mo siyang saktan. Min, wag ganun. Pachichinelasan kita-kita niya, Chinita. Yan. Gusto ko yan. Ang ganyan. Matutuputa sana tayo magpahalaga ng damdamin ng iba. Huwag maging makasarili na sariling kaligayahan lamang ang iniisip. Kung pwede pong makaiwas na makapanakit, utang na loob, kayo po ay umiwas. Naniniwala pa rin ho... Kapwa si Tanya Chinita na hindi po lahat ng lalaki ay ganyan. Ako po ay merong marubdob na pananampalataya sa aking puso na marami pa ring lalaki na marunong magpahalaga sa aming mga babae. Katulad niyang katabi mo, titingnan mo, di ba? Hindi naman mukhang nang iiwan, di ba? Di ba si Steve po, baka ho kulang lang kapwa yan sa bakuna nung baby pa siya. Feeling ko lang. Kaya nagkaganyan, di ba? At saka minsan, alam nyo, kaya rin namang ang mga lalaki merong hobby na magpaasa. Baka dahil din po sa ating mga babae na nagpapakita na tayo ay umaasa. Kaya yung boyfriend mo, teha, yung katabi mo ngayon, huwag mong tanggalin ang respeto sa kanya. Kahit meron ka man nakikitang lalaki na manluloko, katulad ni Steve, yung boyfriend mo, huwag mong tingnan masama. Dahil malakas po ang pakiramdam ni Tanya, meron siyang pusong tapat sa'yo. Oh, yeah. Di mo alam dahil sa'yo ang kulay ng mundo. Ayusin mo. Hindi ako nakasunod, napahiya ako eh. Napahiya ako. Akala ko love mo si Jobit eh. Sorry na po. Wala lang mash up ang tawag doon. Mash up. O diba, oo nga, wag po nating lahatin. Hindi po lahat ng lalaki ay ganoon. Meron din mga kababaihan. Yes. At ako ah, hindi kasi baka sabihin kasi nila parang, diba, kasi babae kayo, kaya nyo nasasabi mga ganyan. Ako kanina ko pa sinasabi na hindi lahat ng lalaki, maging babae, meron din pong ganyan. Pero again, wag po natin lalahatin. Kasi meron pa rin naman, naniniwala naman si Christindera na meron at meron pang natitirang matitinong katulad yes. namin ni Tanya Chinita sa mundong ito. Oh! Tapos si Kuya napapangiti kasi siya daw ganun eh. Mabait daw siya. Yeah. Si Kuya, tigilan mo. Ay, napakabait naman talaga ni Kuya eh. Oo, kapag katulog. Tsaka pag may hihingin kay Lord. Ayun, ayun tayo eh. Ay, Mama Christine, bumabahan ang voice message, tsaka text, tsaka comment sa Facebook. At pati sa Twitter, at sa text line. So, ito na nga ang ating TLC The Drama Special Interactive involved ka dito. Simulan natin sa voice message, Mama Tanya. Sige, sige. Ito, Mama Christine, si Yads Ormeneta Sera. Ito yung voice message na pakinggan natin. Actually, may mga babae din namang ganon. So, I would speak for both sides. Ito lang yan eh. Alam mong nadapa ka na sa lubak na yon, so ba't ka pa dadaan dun ulit, diba? Sa mga nangiiwan naman, magkaroon ka naman ng konting konsensya. Once is enough, twice is too much. Ayan, para hayayang buhay. Oh. Thank you. O, diba, one is enough, two is too much, three is katangahan. Yan, bye Christindera. Ayan tayo, eh. Yeah. Ay, at least, eto lang nga, at least eto si Abigail, bumibilib ako sa kanya kasi hindi siya takot na mag-take uli ng risk, di ba? Hindi siya takot na Correct. Pagbigyan uli ng pagkakataon itong lalaking ito. Uh-huh. Dahil sabi nga nila, everybody deserves a second chances. Mm-hmm. Pero again, tama nga naman na kapag binigyan mo na siya ng pangalawang beses, tama na nga na huwag ka na magpangatlo.
Kasi may mga naniniwala kasi na once a manluloko is always a manluloko. Oo, hindi naman. Nagbabago naman. Oo, pero ewan ko, basta tama na yung pangalawa siguro. Di ka pa ba natuto sa una? Di ka pa natuto sa pangalawa? Yaman mo na yun si ate. Gusto mo pang mag 3 points? Carry niya yan ni ate. Ay, tama. O, pakinggan naman natin yung voice message ni Anem Aroda. Binalik na yung pangalan. Si Mena yan eh. Ay, alam na alam mo ah. Mena Adora. Adora. Hi, Ate Princess Indera. Daring namang pungat na nanalalaki, sugat si Ton. Mayaw na talaga mga lalaki na mahilig man naman tala. Yung bang, papaibigin ka lang, di kang pag nahiguba ka na sa kanya, ubayaan ka, paasa. Kaya kita nga mga babae, dapat sigurado kit o kilalaon talamun ah, ang sayo ang lalaki. Hi! Woo! Tricycle pa more! Dalawa pa! Tricycle pa more! Yung isa sa back ride na lang, sumaklang na lang yung babae, oh. Huwag na mag-attack, teka lang, taga saan ba to si Anim? Taga ano yan? Wala, it works at Facebook, eh. Ay, work. Pero, kasi na siya yung pagbisaya nga, ginihugugod na. Nasa terminal yan, mama. Nasa terminal talaga, hindi na napagilan. At least, record na siya doon. Oo, diba, kahit nasaan ka, pwede kang mag-send sa amin ng voice message. Correct, pero syempre, mas hayahay kapag medyo tahimik. Marinig ni kuya na maintindihan niya. Correct, at hindi nang iibabaw yung background kesa sa boses mo. Yan. Diber? Mama Christine, si Chelsea sa Panta nag-send din ng voice message. O, pakinggan natin. Sige. Para sa mga boys, pahalagayan niyo ang mga babae. Dahil yung mga yan, prinsesa yan ng mga tatay nila. Tas kayo, papaiyakin at papasahan niyo lang. Huwag ganun, boys. Bad yun. Magagalit si Lord. Ha ha ha. Para hayahay ang buhay. Bad yun ka din. Eto, pakinggan din natin yung sinabi ni si Chelsea ang Mama Christine. Ano to yung profile picture niya nung February 18 nagpalit? Naka-collage 4. Oy! Tapos may nunal siya. So, I am sorry. Parang ganun yung nunal. Akala ko naman nag-collage siya yung pang-apat na picture, wala nang nunal. Pasmile lang, pasmile. Una, maliit. Pangalawa, malaki. Tapos labas ngipin. Tapos pang-apat, labas dila. Na-emphasize po yung nunal. I am sorry. At least may, iswerte yung mga nunal na yan. Correct. Minsan nagiging asset yan ng diba, mga tao. Pag sa batok daw, habuli ng maniningil. Ng maniningil. Ano daw? Nang maniningil. Parang ayoko na mag-anal sa bato kung maniningil lang naman yung ibig sabihin niyan. Pag sa paa, di ba, mahil gumala daw. Pag sa likod, tamad daw, higa ng higa. Ay, ganon. Pero kapag sa ulo, ay, matalino daw. Pero pag dito, I am sorry. O, pakinggan natin yung sinabi ni Antoinette Arizala. O ba si Antoinette? Nakaka-relate ako dyan. Ganyan talaga yung mga lalaking yan. Hindi magpaparamdam ng ilang buwan. Sasabihin sa'yo, mahal na mahal ka, ikaw lang ang buhay nila, pero kulang naman sa effort. Tapos, biglang-bigla, hindi magpaparamdam, walang text, walang tawag, walang kamusta. Then, kung kailan tanggap mo na wala na sila sa buhay mo, tsaka naman sila magpaparamdam ulit, para saan? Para ulit gawin kang tanga? Ay, nako, mga lalaki talaga. Kung hindi kami maintindihan mga babae, mas lalo naman ang mga lalaki, hindi mo malaman kung anong gusto. Ay, nako, kailangan pa bang i-memorize yan? Gera na to. Gera na to. Si ate merong hugot 101. Oo, gera na to. Matindi yung hugot ni ate. Labanan. Alam mo, mata niya, tingnan ko yung profile picture niya. Anong? Puro nakikita ko sa kanya siya lang yung nagsa-selfie o kaya with the kids. Pero wala kang lalaki. Ay, galit nga yan. Ayan na, may hugot talaga. Humuhugot si ate mula sa Tadyang. Nag-uulat mula po sa Pilipinas. Pasok! Mama Christine, may nag-text eh. Oh, ano sabi sa text? Napaka walang hiya mo, Steve. Sarap mong chinelasin. At Ate Abigail, mag-move on ka na. Andiyan naman si Kuya Randy eh. Sa mga ganyan tao, huwag kayong ganyan. Hindi lang ho kayo ang may damdamin. Marunong din kami mga babae masaktan. Tsaka masaya pa nga ang honest ka eh. Makakatagpo ka talaga ng totoo. Sabi ni Richelle Labaydana ng Bulacan. Ayun oh. Ito naman sabi dito kasi ang dami-dami niya ng text. Mga tatlo ata ito. Tatahaba. Yung danghaba. Papansinin ko na baka ubus na load. Naka-all caps yung pangalan mo eh. Oo, Miss Christine Dera. Hindi ko rin masisisi si Abigail kung bakit nagtiwala uli siya kay Steve. Dahil kahit sino man na nagmamahal ng totoo ay gagawin ng lahat para lang maisalba ang relasyon na iniingatan nyo. Pero kung may pagkakataon para mas sumaya at magmahal ulit,
Ano? Ano yung namata niya? Mag? Mag mo ng... Huwag mo nang tanggihan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa sitwasyon. Alam mo namang may mas maganda pang mangyayari sa iyo. Basta alam mo sa sarili mo na ginawa ni mo ang lahat para sa relasyon nyo. At sa huli, wala kang pagsisisi. Sabi ni Ate Maricar Agudes Alacha or Alaka ng Barangay San Isidro Rodriguez may Rizal. May pauso si ate. Yung mo niya, mo. Oh, basta oh. Alam mo. MWO. Alam mo. Galit na galit na talaga yung mga Filipino teacher natin. Kundi nyo din ala ang kanila mga turo at turo sa atin nung tayo grade 1. FYI po ha, FYI. Mm. Ang mo po, MO lang M-O. Po, hindi po MWO. Yung talaga yung pinag-usapan eh, no? Ay, naku. Okay para lang, na, nakuha naman namin yung punto mo, Maricar Agudes Alaca. Thank you kasi talagang ano eh. May hugot ka din. Talaga eh. Marubdob yung inyong paninindigan sa iyong sinabi. Mapusok ang iyong mga sinabi. Oh, Mama Chris, sabi sa Yes FM Manila ni Jimmy Conji Celiano. May mga babae din naman ganun ang ugali, kaya it's a tie mamata niya. Oh. Mm. Sabi niya, ay siya po ay si Jimmy Conji Celiano na merong 997 friends. At ay, daming in friends. In an open relationship noong December 25, 2013. Eh ngayon, ano dalawang na? Taon, magdadalawang taon na siyang in an open relationship. Ay, kapag ka-open relationship, ano ba yan? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Malay ko. Pwede sa, hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka Facebook, pwede. Please explain. Baka naman ano? Basta? Basta? Problema pa ba natin oo, yun? Oo nga, o sabi naman dito sa Twitter ni Cheng, ha ha ha! Kaka-stress si ate na chenis lang bumigay na. Grrr. Manloloko naman yan, nagpaloko ka kasi. Eh, di ba nakahalika? Oh! Mama Christine, basta. Ano yun? Ano yun? Anong letter yun? Wala, walang, hindi unexplainable. Spelling. Basahin mo yun sa pinaka-latest sa text line, sa taas. Si, ano? Si Invisible Girls? Wisip Butch ng La Union. Teka, teka. Okay. Ano da? May mura. Mura ba yun? Sa Ilocano. Manang mga Steve. Maramadaman. Alam ko yung mura yun sa Ilocano. Kininom. Pero binabag kita papajak sa air yun. Oo, kininom. Oo. Sarap po sa isin. Kasi yung ano, yung basta yung kapitbahay namin, pag nagagalit, kininom. Talaga lang ha. Oo, yun na nga, sabi niya dito. Okay, Steve, sarap po tirisin. Bagay kayo ni Mitch, pero kapag iniwan ni Abigail si Randy, sarap ninyong pag-untuging tatlo. Buisit, sabi ni Butch ng La Union. Grabe, may hugot si Kuya. May pinagdadaanan. Grabe talaga. O, isa pang voice message mula kay Densky Akinze. Sige, sige. Tama nga naman yung sinabi ng friend ni Abigail na one is enough, two is too much. Dahil kapag pangatlo na yan, it's gonna be a poison that can kill a person. Kaya kung nasimulan mo nang mag-move on at bumalik siya, wag mo na siyang balikan pa. Ipagpatuloy mo na lang yung pag-move on mo kasi hindi malabong iiwan ka rin naman niya ulit. Kaya wag mo nang hayaang masaktan ka niya ulit at bigyan mo na lang ng puwang sa puso mo yung taong nagmamahal talaga sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Whatever! It's gonna be a poison that will kill the person. Yes, it's like a poison. O, diba? It's like a poison. Poison. O, sabi naman dito, Mama Tanya, meron ka pa dyan. Marami, no? Ang dami nagko-comment. Oo, maraming comment. Ito si, ano, si, sabi ni James Kirk Anderson sa Yes FM Manila. Hindi lang naman po lalaki ang gumagawa niyan. Maaaring pag sa panahon, wala pang asawa yung babae, yung lalaki gumagawa niyan. Pero kapag may asawa na yung may asawa na yung madalas babae ang gumagawa yan. Kaya nga po, di ba karamihan sa mga kabet e babae? Oh, ay, grabe ka naman! Pinatatanggol niya yung kampo ng kalalakihan. Laaway na yan! Alam mo siguro, nagkakataon si na talaga. Si James Kirk Anderson Ive. Nagkakataon na. 220 people ang nakapalo sa kanya. Nagkakataon na po talaga na madali kayo may mabola. Daming galit sa text line, no? O, sabi naman dito ni Lester Rica Franca, tama! Ang babae, hindi yan laruan na kapag tapos ng gamitin, iiwan na. At kapag kakailangan mo na ulit siya, babalikan mo upang paglaruan pagkatapos ay pababayaan. At isa pa, huwag mo igaya ang babae sa laruan dahil may pakiramdam din yan at nasasaktan ang kanyang comment, may 9 na likes. Si Lester Rica Franca. Galing ah. Si Lester Rica Franca, pumafranca ng bunga-bunga. Kanya eh. Diretso, direct to the point. Oh, ang babae, baro na masaktan!
yan! Sabi ni Jaisel Navarro, wala pa naman ako na encounter na ganyan lalaki. Kung meron man, ako na mismo po ang iiwas. Mahirap ma-double dead ang puso. Jaisel Navarro. Ay, marami pang salamat sa inyo mga pag-involve ngayong araw ng Friday sa amin ni Christine Dera. Pwede pa rin po kayo mag-comment at yung mga sinabi nyo po, yung mga reaction nyo po, eh pwede pong mabasa sa programa ni Bebe Christine Dera hanggang 4 PM dito po sa 90.7 Love Radio Manila. At kung gusto mong mapakinggan, kung yung voice message mo na po ang i-airiko hanggang alas 3 ng hapon po si Tanya Chinita dito sa Yes FM Manila. At ang mga nagsibida nga po bilang Abigail, Missy Easta po ng Yes FM Manila. Bilang Steve, Diego Bandido, Love Radio Manila. Si Mitch Lalabanderas ng Yes FM Manila. Nancy Ricajera ng Yes FM Manila. At si Randy Rico Panyero po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny Frias, Episode Director, Phil Cruz, Overall Director, Salvador Royales. Maraming salamat siya, Agina Mugambonga. Yes, happy Friday po sa inyo. Sana na-enjoy nyo isang lingguhang dramahan. Corrected by at next week, panibagong dramahan na naman ang inyong mararanasan. Correct. Of course, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakapiling nyo nga po ang DJ na may K mula po sa Love Radio Manila. Ako po si Bebe Christine Dara. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita po ako. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumsyon. Isa ko po ang dramahan. Isa ko po ang yamutan. Kung magkaalauna na. Hoy, drama na. Ay, cute. TLC, the drama special. Interactive. Interactive. Involve ka dito.